yung 10 priority projects, programs, and activities. Ito, mga na-request din natin sa munisipyo. Installation of LED streetlights, completing yung mga kalsada ng DMV Avenue, Muranlupa, at yung iba pang hindi pa nasisimento, construction building para sa live view. Ito po lahat naka-request kay Mayor, kaka-advise sa munisipyo ng Bosch. Construction of modern community library, asphalt overlay of Mayor Jeremy Diaz. Ito, sisimentohin po na nila ang munisipyo ng Mayor. Yung pababa, galing legal side pala pataas, sisimentohin po bago, ano, bago asphaltohin. Construction of completing of sidewalks, construction of waiting sheds, construction of two-story building, ito na-request natin kay Governor, at tayo mga drainage, repair and rehabilitation natin. Ayun po, yung request natin kay Mayor, basta napapagpunan ng pansin yung ating makrunch yung mga request natin. Ngayon, sa darating na taon po, 2021. Ano po, ngayon naman po, yun nga rin, mga magutom na kayo, gutom na si Rone. Ang susunod po magsasalita ay ang ating SK chairperson, si Geneva Madawi. Noong September 20,
Pwede-pwede nyo naman po, nagkaroon po ang SK Santo Niño na house-to-house distribution ng free face mask and alcohol. Nabigyan po namin dito ang mga transport driver and mga kabataan po ng Santo Niño mula Loaban City, Bakchatan Lower to Salamimba. October 7, 2020, yung nakaraan lang po, may nag-donate po sa amin ng mga charts book na pinamigayin po namin ito sa mga kabataan. Free distribution of charts, sketch pad, books, astro mat, notebook card, pen, at baka po. October 21, 2020, nagkaroon po kami ng feeding program sa Libis at ilan po sa Looban. Ang tanong po namin dito ay senior ka barangay sa Tagayas. Noong November 21, November 1 naman po, nagkaroon po kami ng Halloween kung saan nagpapili po kami ng mga candies, cheese, biscuits, na itinuloy po sa amin ng UIT. Halloween na at nakatapit na sa prenda ng ating Tagay sa Santo Niño. Inikupin po namin ang Looban, Libis Riverside, Lower Lawson, Back Chapel, Lower Palang Bukla sa Abo. Okay, maraming salamat po, Mr. Chairman. Dito po, no? Isa lang sigurong i-iing po doon sa ordinansa kasi tulalaan na kayo lahat eh. Ayon, yung ordinansa po, Municipal Ordinance, Municipal Ordinance 040 Series of 2020, Ordinance Amending Ordinance Number 36 Series of 2020, entitled Ordinance Regulating the Use of Karaoke, Video Games, Sound Producing Devices, which tend to disturb the community during Monday to Saturday. Ako ba, huwag pa rin ginagawa natin, mahinay ako. Ayon, within the municipality of San Mateo, from 7 a.m. to 5 p.m. and providing the notice thereof. Ayon, tulad na lang sinabi ni Conseil Joel, lahat po ng mga estudyante ngayon ay naka-online class. Buti na lang, wala pang nare-reklamo sa akin. Diba? Ayun, kaya bawal po yung mga may iingay na sa akin from 7 a.m. to 5 p.m. Pwede iingay 6 p.m. May recess yun eh, 5 recess. Diba? Yung 6 p.m. to 9 p.m. pwede na po pag video may o kung ano. Pero pagdating alas 9, stop po, tigil na. Pagdating naman din muna dito, simula umaga hanggang alas 9 ng gabi, pwede yung mag-video-game. Kasi ito na nakalagay sa ordinance eh. Paano naman yung mga kalapati na? Ano yun? Kalapati na? Mga nagkakapit kalapati. Ano pa kalapati sinasabi mo? Ayan, tawag na namin. Para ma-actionan. Ayun na, hinihingi po namin yun kasi mahingin po namin pinutupan yun. Kami po sa barangay, mahingin po namin pinutupan yun. So dito, pagka may umawag sa amin, hinipuntahan mo namin. Pag ayaw tumigyan, pupunin namin yung sound, pupunin namin yung mic, at papayarin namin ang penalty. Kaya mahingin po pinutupan yan. Kasi pakisama na lang din po natin sa mga residente natin. Sige, pagkano, i-PM lang, tawag nila sa barangay. Ayun, isang announcement lang din po, yung sa dislogging, at yung text, ano yung natapos natin dito sa kamina, hanggang Cardinal at Carnation, Asmin, hanggang Asmin, yes. Up and up, please, yun. Nakapag-dispatch na ron ngayon ang ano natin, kausap ni Admin Dex,
yung taga Manila Water Church Recycling at may inaayos na mo sila mga kaukulang pamilya sa munisipyo bago may pagpatuloy kasi yung parang binigay sa kanila na panahon na makapag-dislodge ay naglabas na. Siguro yun nga, nung, during pandemic, hindi po natuloy sila. Dapat ang schedule nila, mga Marso yata. Kaso yun nga, ECQ, kaya hindi sila nakapag-dislodge. Kaya ngayon, inaayos na mo yung kaukulang permit para doon sa dislodging na maituloy. Ano po? Ayun ay inaano natin yung dislodging. Open forum na siguro tayo para open forum. Sino po yung may katanungan sa atin para masagot namin? Kasi gutom na kayo.